And this is part two of our series. We are taking our series from the book of the Real Life Discipleship book. And it will be a kind of long journey, pero it will be fun, and we will learn a lot. So last Sunday, we talked about being part of a team, being part of Team Jesus. For this morning, part two, we'll talk about the great invitation. Sabi mo sa katabi mo, Jesus invites us to be disciples. Yan. Iniimbita tayo ng Panginoon para maging disipulo niya. Pero bago tayo pumunta doon, mag-review muna tayo. Anong pinag-usapan natin last Sunday? Last Sunday, we talk about Jesus called us to make disciples of Him, not ourselves. He is the Lord, hindi tayo. Last Sunday, we learned that every Christian has been given gifts to use for fulfilling Christ's command to go and make disciples. Ayan. Kung titingnan mo ulit katabi mo, gifted yan. Di ba? The church team offers a variety of gifts and abilities to make disciples together. So we do this as one. Kaya nga, ang ating series ay The Power of One. We work as one, and then we invite one soul. No? So, naisip mo na ba? Sabi ko, di ba, for the past 5-6 days bago maglinggo, isipin mo sino yung i-invite mo na isang tao na pumunta sa church. Pumunta o hindi, okay lang. Basta importante, nag-obey tayo sa Panginoon. Right? So, some additional, doon sa pinag-usapan natin last week, before we go to part two, which is, you know, Jesus is inviting us to be disciples. Alam nyo, talking about being part of a team, sabi nila, ang ibig sabihin daw ng T-E-A-M ay together, everyone achieves more. There is truth in that, right? No? On this team, ibig sabihin, everyone plays. Walang bangko. Alright? Walang taga-tayuman, walang taga-tanawan. Alam niyo ba yun? Tayuman sa Manila, tanawan Batangas. Sa isang team, wala daw taga-tayuman, taga-tayo lang, taga-masid. Wala rin taga-tanawan o patingin-tingin lang. Everyone plays. Lahat tayo maglalaro. That's why this became a big challenge for me, no, sa ating basketball ministry. Sabi ko, Lord, sigurado ka ba naman? Pwede na akong magpahinga nito. Pero anyway, there's a challenge, no, na binibigay sa atin ng Panginoon to move out from our comfort zone. Right? Ang mahirap sa comfort zone, pag nakasanayan mo na, mahirap na umalis. Di ba? We need to be open to God's leading today. No? Yung puso natin, buksan natin, saan niya ba tayo nililid? Get in the game. Sabi mo sa katay mo, get in the game. Sa Tagalog, sali ka. If this is a team sport, dapat kasali ka. Huwag kang makontento na nanonood ka lamang sa tabi. If Christianity is a team sport, you need to get in the game, then the team cannot win unless everyone gets in the game. Right? It's hard to win kung kulang-kulang tayo. Now, let's talk about getting on the team. No? Let's get on the team. Paano tayo sasali sa ating team LA Philnas? Ang ganda ng sinabi ni Paul no, sa 1 Corinthians chapter 12 verses 14 to 20. Sabi niya, for the body does not consist of one member but of many. Madami daw parte na miyembro ang katawan natin. Nandiyan ang paa, ang kamay, di ba? Ang ilong, ang tenga. If the foot should say, kung sasabihin daw ng paa, because I am not a hand, I do not belong to the body.
Eh kasi bilang paa, mas maraming nagagawa ang kamay. So I don't feel like I belong sa body. O sige nga, subukan mo mag-football ng kamay ang gamitin mo. Right? Imagine, sabi ni Pablo, no, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, ang sasabihin naman daw ng tenga, because I am not an eye, I do not belong to the body. That would not make it any less a part of the body. Hindi naman ako kasing galing ng mata, sabi ni tenga. Kasi hindi ako nakakakita kagaya ng sa kanya. E di subukan mong gamitin ang mata mo bilang pandinig. Diba? No, sa, tama yung sinabi ni Pablo eh, no? Paul writes that we are all part of the church, God's team. We were chosen to be on this team and to play the role He gifted us for. Naalala ko yung isang sermon ng isang pare nung ako po ay dati pang nagsisimba sa ating mga kapatid na Katoliko. Ang ganda ng sermon ng pare, sabi niya. Ang ganda ng illustration niya. Sabi niya, minsan nagtalo-talo daw yung mga parte ng katawan. Sabi ng ulo, ako ata ang number one. Kasi di ba, lagi nilang ginagamit, head. Ibig sabihin, leader. Di ba? Sabi ng mata, eh sige, pumunta kayo. Kung makakapunta kayo, hindi nyo makikita kung nakapikit ako. Sabi niyang ganun. Sabi ng kamay, o sige, damputin nyo lahat ng madadamput nyo. Sabi ng paa, o di nagtatakbo na kayo. So nagpapayabangan sila kung sino mas importante. Tapos inaasar nila yung puwet. Kasi sabi, wala kang silbi. Puro mabaho lang nilalabas mo. Sabi niyang ganun, sa lahat ng parte, ikaw walang kapakipakinabang, bakit ka pa nag-e-exist? O di nagtampo yung puwet. Itinikob niya ang kanyang bibig. Sa loob ng isang linggo, hindi siya naglabas ng masamang hangin. At hindi siya naglabas ng waste material. Ang problema, sa loob ng isang linggo, buong katawan, nag-violet na. Kasi yung toxin na entrap doon sa katawan. Ang sabi ng mga parte ng katawan, ikaw na leader namin. Ngayon sabihin nyo, ako ba ang pinaka-importante dito sa simbahan na to? Mali kayo. Lahat tayo importante. Mula sa simpleng background lang ang ginagawa. No, I appreciate si Stephen. I'm sure din niya ako nadidinig. Pero na-appreciate ko siya. Kasi tuwing umaga, aga darating yan. Buhat dito, buhat doon. Wala kang nakita ng sumibangot yan. Gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Kasi, bakit? Alam niya yung role niya. Ito yung malakas siya. Dito siya gagalaw. Alam niyo, ang panawagan ng Diyos, God is calling us, no, to play your role kung saan ka malakas. Imagine, no, growing up, watching streetball, basketball. You know, the average height of Filipinos like are 5'3", 5'4", 5'5", no? And the point guards are like 4'11", 5'1", 5'2". And the point guards, no, yung point guards, naglalaro sila ng forward center. Yung mga center, naglalaro sila ng point guard. They're not playing their role. Diba? Kaya hanggang ngayon, kulelet tayo sa international arena. It's bukod sa maliit na tayo. Pero if we will play our role, meron tayong mararating. Look at the last Gilas Pilipinas team. Right? They played their role. Walang superstar. They worked as one unit. And we, nakaka-proud. Grabe nilalabanan nila mga international team na talagang the best of the best. Sabi ni Pablo, we were chosen to be on this team, particularly in LA Filnas, and play the role He gifted us for. Alright? Kung hindi mo gift na sumayaw, huwag ka na sumayaw, baka ang gift mo kumanta. Kung hindi mo gift na magkumpuni, huwag ka na magkumpuni, baka ang gift mo mag-lead ng Bible study. Iba-iba tayo ng gift and everyone is important.
Amen? You see, we have all abilities and gifts to be used for the good of the team and the cause of Christ. Everyone is important and everyone plays. Sa Tagalog, lahat maglalaro. Kalabitin mo yung katabi mo, bawal ang bangko dito. Di ba? Bawal ang bangko. Bawal magbutas ng bangko. In fact, sa sobrang tagatanawan at tagatayuman, hindi taga dito. Sa ibang simbahan, pag-usapan natin sila, wala sila dito. Di ba? In fact, ang tawag na sa kanila, hindi lang member, assistant member. Kasi walang ginagawa talaga eh, di ba? Alam niyo, tinatawag tayo ng Panginoon to invite other people. Madali lang naman mag-invite eh. Huwag kang conscious, kung mare-reject ka, okay lang yun. Hindi naman tinawag ka na i-born again ng tao. Tinawag ka mag-invite. Just obey. Okay? Alam niyo, sabi sa marketing, out of 100% na invitation, 3% will respond. Only 3%. Bibigay ako ng flyers, 100 flyers, 3% lang ang magbabasa noon, magiging interesado. Ibig sabihin, 3 tao lang yun sa loob, sa dami ng 100 tao. So, huwag kang manghinawa. Kung yung marketing world, business world, ganyan ang percentage, mas mababa pa sigurado pagdating sa church. Right? Pero, God is looking to your heart. He's asking you, no? Please say yes. Just invite. It doesn't matter if they will come or not. Just invite. Huwag mo siyang pangunahan. Huwag kang mag-prejudge ng tao. Ah, ito pupunta, ito imbitahin ko. Ah, ito hindi ito pupunta. Hindi ko ito imbitahin. Alright? In fact, lahat nung inisip ko na ganun, naimbitahin ko to. Wala dito. Honestly, ito pupunta to, imbitahin ko. Hanggang ngayon, wala dito eh. Kayo na hindi ko naman iniisip at hindi ko kayo kilala, nandito kayo. Sino nag-orchestrate? Ang Panginoon, hindi ako. Right? Amen. Getting started, alam nyo, can be hard. Mahirap sa lahat naman ng bagay. No? Building a house, right? Starting a new business, mahirap. Ganun din sa ating simbahan. After pandemic, mahirap. Ang dami na natin ginagawang effort, 'di ba? Nag-a-ads tayo sa Facebook. O every first week of the month, kumuha kayo ng Asian Journal. Nandoon yung ating church, no? Meron tayong ads doon. No? So, madami, nag-build tayo ng website, naging evident tayo sa mga lahat ng areas na pupunuin pa natin, no? Dahan-dahan lang, paano tayo mahalata. ng streamers natin and banners na we have Filipino worship na nangyayari dito tuwing alas 9 na umaga. Amen? And soon, kakabit namin yung pinaka-loudest na banner natin. I think it's like 4 by 20. Oh, ang laki nun. Diba? So, ikakabit natin dyan sa gilid facing Bonds and 3rd Street. So, ilang milyon ang taong makakita nun sa loob ng 1 linggo. Amen? So, it's hard. Magastos. Mahirap. Mahirap mag-rebuild. Amen? Wala tayong children ministry. Sa awa ng Panginoon, meron na tayo ngayon. Diba? Wala tayong youth sa awa ng Panginoon. Nakita nyo naman, yung worship team natin, puro youth. Di ba? Noon, yung worship team lahat, nakatungkod eh. Pag pumapanik dito. Na, naka-wheelchair, nakatungkod. Joke lang. Alam nyo, dati, di ba, yung mga women's natin, hindi magkakilala. Ngayon, hindi mo na mapaghiwalay. Ang problema ko dati, sabi ko, Lord, sigurado ko bang tinawag mo ko dito. Eh, paano ako magdi-discipleship dito? Eh, umuwi agad yung tao. Iniiwasan nila yung Bible study after ng church. So, kanya-kanyang pulasan na. Naiiwan, kakaunti. Sabi ko,
walang relationship na mabubuo, walang discipleship, pag hindi nagsama-sama ang tao. Sabi ko, Lord, paano ko mapapastay sila? Problema ko, paano mapapastay ang tao? Ngayon, nanalangin ako kagabi. Lord, paano ko ba sila pauuwiin? Alas 4 na ng hapon, nandito pa. Di ba? Ang bait ng Diyos, di ba? He listens to us. He knows the desires of our heart, of our heart, kasi siya naglagay niya sa puso natin. And if we will just obey, we will see wonderful things sa ating ministry. Amen? Meron siyang storya, no? Si Scott, sabi dito, let's read the story of Scott. Scott attended one of our home groups. He listened intently each week to the discussion and quickly learned that it was okay to ask questions. People were drawn to Scott. His positive attitude and genuine enthusiasm were contagious. However, when Bill Cross asked him to consider leading a group, nag-hesitate siya. He hesitated. Alam niyo, he was concerned that he did not know enough about the Bible to lead a group. Sounds familiar? Ganyan tayo eh, right? Sabi dito, he thought na ang mga leaders had to know Bible languages like Greek, like Hebrew, no? Leaders should understand ancient history like yung time ni Moses, during the time of Jesus, di ba? During the time of Roman Empire, and so on and so forth. Akala niya, madaming requirement para maging leader. Alam niyo, ang bumabalot kay Scott ay takot. Fear is one of the roadblocks that keep people from playing on the team. Takot masaktan, takot na baka kulang ako, takot na pag nakita ko yung mas magaling magsalita, ay, tahimik na lang ako, baka hindi ako tinawag dito. Takot, takot, takot. The reason why sa buhay natin, minsan, mabagal ang pag-unlad natin financially, mabagal ang pag-unlad natin spiritually, mabagal ang pag-unlad natin socially, dahil tayo ay laging takot. Alam niyo, fear is a liar. Fear is a tool of the enemy na i-inflict niya sa'yo para ma-paralyze ka at hindi mo magawa ang panawagan mo sa Diyos. Kaya sa umaga na to, huwag niyong kalilimutan, ang takot ay kasinungalingan. Fear is a liar. What fears or mga concerns or mga parang self-conscious ka, no, do you have about leading a discipleship group? Ano nga ba, no? Ang mga fears mo? Ano ba yung mga concerns mo? Ano yung parang na self-conscious ka na ayaw mong mag-lead ng discipleship group? Di na discipleship group, kahit na one-on-one discipleship lang. Yung tipong mag-invite ka lang ng kaklase mo, kaibigan mo, kasamaan mo sa trabaho, pinsan mo, kapitbahay mo. Bakit nahihiya ka? Kasi natatakot ka. Kasi baka sabihin nila na kulang ka pa. Na hindi naman namin nakikita sa iyo ang buhay Kristiyano. Takot. Alam niyo, sabi sa salita ng Diyos, ikaw ay bago na. For you are a new creation. No? Ang luma na wala na. The old has gone. The new has come. At ito pinakamagandang sinabi sa salita ng Diyos. There is no condemnation in Christ Jesus. Kapag ikaw humingi ng tawad, walang pwedeng tao magbalik sa'yo na may kasalanan ka dahil pinatawad ka na ng Panginoon. Alam niyo, ang takot, fears are stories, mga kwento na we tell ourselves. Kaya nga, sa aming bahay, mahigpit kong pinagbabawal simula nung bata sila. Well, except ngayon, medyo malalaki ng iba kong anak, bawal, no, simula nung bata, bawal manood ng horror movies. Pinagbawal ko talaga yun. Bawal manood ng mga anything na nakakatakot. No? Bakit? Kasi sa bata, pag nag-instill ang fear, napaparalyze na sila. Bakit? Naalala nyo ba na pagka sinabi sa'yo ng lola mo, bumaba ka, patayin mo yung ilaw doon sa ground floor.
Di ba, anong gagawin mo? Lola, ang tatakot mo kung kasi pag panik ko, wala nang ilaw eh. Anong gagawin mo? Ang ginagawa ko noon, mababa akong dahan-dahan. Baka kasi may multo eh. Takot ako sa multo. No? Pagpatay ko ng ilaw, tatakbo, karipas ako pabalik pataas, sisigaw pa ako, ah! Para kunyari, matapang ako. Fears are stories we tell ourselves. No? It affects our behavior. At gustong-gusto ng enemy yan, kapag takot ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat no fear. Di ba? Parang si Senator Manny, no fear. Di ba? Too often, fears and concerns paralyze people from ever playing on God's team. Worse yet, in some cases, their concerns are excuses that hide an unwilling heart. Yun lang, no? They just don't want to get involved. Leading a discipleship group sounds like too much work. Wala akong panahon dyan. Busy ako. Pero sa totoo lang, if there's one thing na tinuro ng pandemic, hindi totoo na busy ako. Nawalan tayo ng gagawin eh. Diba? Nung in-stuck tayo sa bahay, eh halos mabilang natin lahat ng butike sa bahay. Diba? Tapos ang sa una ang saya kasi sa bahay ka magtatrabaho. Work from home. Ang problema ng work from home, at least sa opisina, 9 to 5. Ang work from home, alas 11 na hindi ka patapos. Kasi by result din. Hindi ka natitingnan kung anong oras ka pumasok, nagising or whatever. You need to produce by result. Right? Alam niyo, sabi ng Biblia, I will fear no evil, for you are with me. Dapat panghawakan natin yan. Kung tinatawag ka ng Panginoon sa discipleship, huwag kang matakot. Tutulungan ka ng Panginoon, tuturuan ka ng Panginoon. So, let's talk about letting others play. Paano naman natin may hikayat na maglaro ang iilan? No? Kayo kadalasan, gusto lang manood. Alam nyo, we need to create a system. Yan po yung love team of 2021 love team. We need to create a system so that people could get on the job training and accountability. You need to involve them. No? When I was asked, no, I was tasked to coach a basketball team. No, it was a high school team. Mabibigat yung kalaban namin. Actually, mga kalaban namin na bata noon, eh, mga PBA players na ngayon. No, Xavier, LaSalle, Green Hills, yung mga kalaban namin before. Nag-coach ako ng basketball team together with, I don't know if kilala nyo si 1977 PBA MVP. Pangalan, nalimutan ko pa. Si Chris pa, nalimutan ko pa. Si, nalimutan ko. Nakalimutan ko tuloy. Hindi, yung mahilig sa boarding. Oh, Freddy Hobalde. Ayan, si Coach Freddy, no, nakasama ko siya. And sabi nung mga kalaban namin, bakit halos ginagamit yung buong bench? No, kasi usually yung ginagamit lang yan 7-8 persons, iba bangko na. So best of the best talaga yung pinapasok. Kasi kariran talaga eh. Pero sa amin, we're a Christian school, so pinapasok namin lahat. Bakit? Alam niyo yung sagot? Kasi nanonood yung mga magulang nila. Ikaw manonood ka, tapos yung anak mo nagbangko lang. Umalis ang bahay niyo, plansado yung damit, yung uniforme. Pag uwi, plansado pa rin. Wala man nakapawis-pawis. Di ba? Alam niyo, ang tinuturo namin sa bata, hindi lang basta manalo sa basketball. Kasi wala naman talaga silang panalo, sa totoo lang. Dahil yon mga hybrid, mga talagang magandang breed nun, at papunta talaga ng Ateneo yon, ng LaSalle, UAAP, PBA. Eh yun sa amin, eh ang habol namin, maturuan sila ng Kristyanismo sa pamagitan ng sports. Tinuturuan namin sila na lahat sila part ng team. They're part of the team and everybody plays. Kaya sa ang rule namin, bawal ang bangko. Maglalaro at maglalaro. Basta dumating ka, maglalaro at maglalaro. So, bakit? Binibigyan ng opportunity. Same rule with our ministry. Everybody plays. No?
Sabihin nyo lang kung anong gusto nyo, ibibigay namin. Saan gusto nyo, ilalagay namin kayo. Kung saan mo sa palagay na pwede ka, ilalagay ka namin. In fact, no, thank you kay Brother Reid, gumawa siya ng mga para sa workers ng mga personalized calling cards. Kung gusto mo ng personalized calling cards, punta mo lang si Brother Reid, bigay mo lang email mo at saka phone number, gagawang kanya para 'yun ang ibibigay mo sa lahat ng tao na Pilipino, no? Sana Pilipino, pero siyempre kahit hindi, okay lang naman. Na ibibigay mo para sabihin na ikay nagsisimba dito. Be proud, no? Sabi nga ng iba, be proud, be out. E di ganun din tayo. Be proud, be out. Right? Hindi yung nakita ko nung kasama kong crew sa Jollibee, sabi niya, "Sir, Christian ka, no?" Kasi bago ako kumain, napansin ko tumutungo kay, nagpe-pray ka. "Christian ka, saan ang church mo, sir?" Sabi ko, "Dito lang." Sabi niya, "Oh," sabi ko, "Christian ka?" "Oh naman, sir. Kalinga, tagal na natin magkasama, hindi ko nahalata." Be proud and be out. Amen? Ayan po yung itsura ng Golden State Warriors time, yung championship nila. Imagine nyo yung oracle, no? Ganyan kapuno yung tao before the pandemic, no? Maraming nanonood. Sadly, many Christians believe that the Christian life can be played from the stands. They never get on the field. They never get on the court. In other words, they don't have a place of ministry and they don't share Christ with anyone. Okay lang kahit wala ka pang ministry. Pero huwag mo kalilimutan, tinawag ng Lord maging evangelist. Your life should be, yun yung ebanghelyo, yung buhay natin. Nakikita, no, nalalasap. Right? So instead, they watch their pastors and ministers play as they are the paid professional players. Kilala niyo yan? Familiar kayo dyan? Yung fan, yung greatest fan ng Lakers? Ito yung may Lakers kayo nanonood dyan. Alam niyo ba, nalimutan ko pangalan ng artista, hindi si Anthony Hopkins yan eh. Pangalan yan? Sina? Si Jack Nicholson. Alam niyo ba na may sariling upuan yan? Sa Staples Center, ganun siya ka-fan. Ngayon, si Drake, di ba? Nakikita niyo madalas. Pero yan, may sariling, ganun siya ka-fanatic. May sariling upuan. Imagine mo sa Staples Center. Alam niyo, madami daw na Kristiyano parang si Jack Nicholson. Gustong-gusto yung game, pero nanonood lang. Hindi naglalaro. Ang kaya ang tanong ng Panginoon, are you in the game or in the stands? Gusto mo maging Jack Nicholson o maging Kobe Bryant? Di ba? I mean, no-brainer yung tanong na yon. Of course, nasasagot mo, Kobe Bryant. Di ba? Except the helicopter, Kobe Bryant. Di ba? Let's review. Disciple making happens best when Christians play together as a team to make disciples. Each person has something to offer to disciple making. Unique ka eh. We must get out of the stands and use our abilities on the field to make disciples. Ay, pasakali pa lang yan. Ito talaga yung totoo natin preaching. Game na ba kayo? Hindi, maikli lang naman. Alright, so we started with Team Jesus, part 1, and then part 2, the great invitation. You are being invited by God, no? By Jesus. No? Jesus invites us to be disciples. Ang tanong, the question is, what is a disciple? Right? Have you ever asked yourself, what is a disciple? What is your definition of a disciple? Because there is a definition in the Bible ng discipleship. But you also have your own definition based on your comfort zone. Right? Another good question is Jesus a discipler? Of course. Because Jesus said, go
and make disciples. In fact, when he came here, he never gathered a lot of people, but gathered only 12 and some apostles and disciples. In Matthew 28:19, "Go, therefore, and make disciples of all nations." He said this, and in fact, this is our battle cry as Church of the Nazarene, to make disciples of all nations. Another good question is Jesus a disciple? Well, we all know that he is a discipler, but is he a disciple? It is very clear in John 20:21, John 17:18, "As the Father sent the Son, even so the Son sends believers into the world." He is obeying the Father, so therefore he himself, when he was 100% man and 100% God, he is a disciple. Another good question is, sino ang hindi disipulo? Who is not a disciple? Edi yung ano, GGSS. Alam mo yung GGSS? Gandang-ganda sa sarili. Yung I love myself, di ba? Sabi ni Jesus said, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." These people, those people who are self-centered, are instead of being fishers of men, no, nagtinda sila literal ng isda. They selfish. Kaya nga, naging selfish sila. Joke lang. Last ko na yan. In Luke 14:33, in the same way, "Those of you who do not give up everything you have, no? Those of you who did not give up, do not give up everything you have, cannot be my disciples." If you don't give up what you have right now, Jesus said, you cannot be my disciples. Because it should be a pattern, no, that I created, you follow. I am the model. I made disciples. At the same time, I gave up everything. Lord, seriously? Money, I will give up. Cars, fame, everything, house, everything. My relationship, my secret relationship, I will give up. Of course, Jesus gave up his life for us. What is better than that, right? We teach a biblical definition of discipleship that everyone in our church can remember. We believe that definition is found in Matthew 4:19. This is our main verse for this morning. What is Matthew 4:19? "Come, follow me." No? Jesus said, "Come, follow me." Diba? "And I will make you fishers of men." Here is how we define disciple at L.A. Filnas. A disciple here in L.A. Filnas knows and follows Christ. It is not just you know about Christ, but you also must follow Christ. A disciple here in L.A. Filnas is a disciple now being changed by Christ in and out. A disciple here in L.A. Filnas is committed to the mission of Christ, committed to the mission of the denomination, which is making disciples of all nations. Now, let's look at this verse. No, Jesus said, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Let's look at the words, follow me. In Filipino, alika, taralets, kitakits, sundan mo ko. Diba? You see, there's a difference, yung perspective of the Bible versus the perspective of the world in terms of following. No? Follow me, the first part of this definition is an invitation to follow Jesus, not anybody else. You see, when I looked at, no, in Twitter, who's the most followed person
no, as of yesterday, no, as of last week, no, it was Katy Perry at third, 108.8 million. At second, 113.8 million, Justin Bieber. And at first is 129.6 million, President Barack Obama. No, this is what is this is the perspective of people nowadays. When you have those numbers as followers, automatically you are an influencer. Whatever you do, imagine what each move that you make in every second of the day. I'm here at the beach watching the whales. I'm eating at Noy Pits. I'm eating dollar hits. No, pipicturan mo pa, tapos ititweet mo. Right? So, people following you na 129.6 million, they're seeing it real time, exact time. So, alam nga nila kung nasaan ka eh. Those 129.6 million following you. No, how about sa Pinas? In Philippines, mapapansin niyo 10.6 million ang nagfa-follow kay Catriona Gray, Miss Universe, right? 11.5 million following Pia Wurzbach, Miss Universe, right? And 15.8 million Ann Curtis, yung anak ni Res Curtis. Isa lang napansin ko dito. Itong tatlong to, hindi po totoo yung chismis na ex-girlfriend lahat ni Brother Ronald yan, ha? Kasi lahat maganda eh, di ba? Pero, ay, dyan pala si sister. So, that's in the Philippines. No? They are following these influencers because they are interested to these people. How about sa YouTube? Oh, my click. Most popular YouTube channels in the Philippines. I think number one is Rafi Tulfo. Number two is, dito titingnan, GMA Public Affairs, Rance Kyle, Niana Guerrero, Jamil, Wish 107.5, Alex Gonzaga, Zainab Harake, Kong TV, at Wawa Win. Rafi Tulfo is... Pakinggan nga, Jai, 18.4 million subscribers. Do you know how much money is he making every day? There's money in scandal, right? So that's a top 10 no, na pina-follow ng tao. No? You see, a fanatic is a person with an extreme and uncritical enthusiasm or zeal. A fanatic follows the person na interesado siya, that he's interested with, no? But that's it. Because you're so cute, you're so lovable, you're so nice, you're so... I just like you. I'm your fan. There's a big difference between a fan and a true follower. Amen? A true follower is an adherent or devotee of a particular person, cause, or activity. And that separates the boys from the men. This world teaches us, our kids, this world is teaching to follow your favorite stars. Keep up with the Kardashians, right? Follow them wherever they go, through Twitter, through Instagram, through YouTube, and be a fan of these people. The problem is, sometimes, yung fan, sobrang gigil, they kill their, idols, right? John Lennon. There was this YouTuber that was killed by her idol. No, young YouTuber killed by her idol. Siya yung idol, but fan. But here's the thing, a true follower, when you follow Jesus, you don't kill Jesus. Jesus died for you. That's a big difference, right? If we follow Christ, we must come under His authority and direction. Obviously, that is what follow means, no? Someone else leads.
When you follow, somebody is leading. You don't follow a parked car. Somebody is leading. Jesus is always on the move. He is leading. He is touching lives. He is converting hearts. In Matthew 4:19, is an invitation to be in relationship with Jesus. He's asking the people, come, follow with me. No? Ibig sabihin, there will be changes in your life. Plus, the good result is that I will also make you contagious and be fishers of men. No? But to be in that relationship with Jesus, we must submit to His leadership. Discipleship is all about submitting. Again, Jesus said, come, follow me. And I will make you fishers of men. We define what is come, follow me. Let's look at the word, I will make you. The next part of the definition focuses on change. There must be changes. When I got born again, I was so excited to share my faith. And the people around me just laughed at me. No? Are you crazy? No, they told me, seryoso ka? Born again, inuman na lang tayo. They laughed at me because I just blurted it out using my lips. But if they want to believe, they need to see the changes that Jesus made in my life. That is when you don't have to preach. Your life is preaching for you. Amen? Minsan, tinanong si Boy, kilala niya si Boy Abunda, di ba? Barkada ko yan eh. Di ba? Madalas siya magtanong, kaibigan, halimbawa, naharap ka ngayon sa mahiwagang salamin. Anong nais mong sabihin sa sarili mo? Now, in English, my friend, for example, you are facing a mirror. No? What is something that you wanna tell yourself? May pagbabago ka ba? O may pagbabago na? May pagbabago ka na ba, kapatid? Or tulad ka pa din ng dati? That is something that I would ask myself. Jeff, is there any changes? From the very start, you got to know the Lord. You accepted Him as your personal Lord and Savior. Or you are the same person, just as before. You see, we are all familiar with metamorphosis, right? Metamorphosis started from an egg, then it became a larva, pupa, and then an adult. Now, usually, metamorphosis, yung mga beetles, no? But we are more familiar with butterflies. You see, butterflies, when they are sa stage ng eggs, larva, and pupa, you won't appreciate them because they're the ugliest creature in the world. But when they become butterfly, nagbabago yung value. Right? Nagbabago yung perspective. They become beautiful compared to the ugly creature they were. Same thing with us. When we accept Jesus as our personal Lord and Savior, from ugly larva, ugly pupa, we become a beautiful butterfly with Christ. Amen? Mas maganda ka na ba ngayon? Kamukha mo na ba ang Panginoon? That's a good question to ask ourselves, right? Are we more prettier or are we more beautiful today compared yesterday? No? Is there a resemblance between us and God? Jesus isn't a dead man or someone who left this world without a trace. In fact, He's still living. No? And He will never die. He's the Alpha and Omega. He is alive. And He transforms us into new persons if we follow Him as His disciples. We become the butterfly. We are changed as we stay in relationship with Him through Bible study, prayer, counseling of the believers, attending a Sunday service, fellowship with your believers, right? Prayer breakfast, no, and other women's ministry and all the things, no? Of course, life experiences natin. This will help us
This will help us transform from pupa larva to a beautiful butterfly. But if you will not make your move, Jesus is a gentleman. He will always respect your decision. So do your part. If you really love the Lord, don't stay dun sa stands. Go out in the field and play. According to Romans 8:29, what are you being changed into? For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. How was your relationship with Jesus changed you since you got serious about following Him? That's a good question also, right? You see, a disciple is someone who is being changed by Jesus to be more like Him. That's the real definition of a disciple. Kung nagbabago ka. Amen? Sabi ni Jesus, come, follow me, and I will make you fishers of men. Fishers of men? Teka, no? Teka, kasi fishers of men, sabi dito, what did Jesus mean when He said He was going to make the disciples into fishers of men? Teka, lalo na in our culture, it is kind of, you know, teka lang, wag mo, sabi nga ni Rod Navarro, wag mo kong paandaran. Di ba? How can you tell a person, how can you tell an accountant how to count if you're not an accountant? Jesus was known to be what? Carpenter. You're talking to a what? A professional fisherman. Sila Pedro, right? And you're telling him na, seryoso, tuturuan mo kami mangisda? Teka lang, huwag mo kaming paandaran. Di ba remember the scene when He told the disciples, throw your net. Seryoso ka? Most of the day, we were here. We catch nothing. And we, kabisado namin ng karagatan. Karpintero ka lang. They forgot that Jesus is Lord. Or they didn't know that Jesus was Lord, no, during the time. So, this time, hindi sila maka-identify. But when Jesus proved that He is God, and they catch so many fish that they're so, it's so hard na ito pull into sa bangka nila, they learn that Jesus is Lord. And He knows what He's doing. Right? You cannot tell the architect how to build a house. You cannot tell an aircraft pilot how to fly a plane. Because you're not an expert there. We have our own expertise in our own areas. You see, Peter's fishing crew had just brought in a humongous catch. Sabi nila, wow, jackpot! Buti na lang naniwala tayo sa karpintero. Sabi nila. Pero come to think of it, common sense, would you follow a person who's not in the expertise sa area na yun? Sabi nila, no? The men must have thought, wow! Winner! We won't need to work for a few months. Kompleto na. After we sell all this fish, this was a business they understood. You see, Jesus, we're talking to them through their craft. Since you understand that you will make profit out of these fishes, then you will see when I say, you will learn, you will understand when I say, you will be fishers of men. Sa Tagalog, di naintindihan nyo ang ibig ko sabihin kasi ipinakita ko sa inyo anong importansya ng paghuli. At di ba ang saya-saya nyo ng dami yung nahuli? Kasi sabi nyo, isang buwan kayong hindi magtatrabaho. Ganyan din. Pag sinabi ko, nung sinundan niya, sabi niya, I will make you fishers of men. Boom, pasok, naintindihan nila. Here's the thing. We have our basketball ministry every Saturday. Right? Imagine, I don't have any interest in basketball. Imagine, I don't care about them if they will play basketball or not.
Imagine, I'm not playing basketball, right? But I will ask them to be disciples of Jesus. How can they understand me? Right? Right? I must speak their language. In fact, when God told me, no, to reopen yung basketball ministry natin after the pandemic, He was asking me to be there every Saturday. Preach my word. Just obey. I will do miracles. I will do mighty things. Just do it. No? And I did. Sabi ko, I'm excited, Lord. I did. Okay na ako. Here's the problem. No, I never, well, they respect me. They probably, you know, they look up to me because I'm the pastor, technically. But I don't have the same respect they give to Onad, to Brother Noel, because they are playing with them. Here's the thing. God told me, play with them. Oh my goodness, I'm overweight, Lord. Okay na ako. Magpipreach na lang ako. You know, mahirap, masakit. Mahirap mag-basketball kasi masakit ang katawan mo, and then the following Sunday, you have to preach. It's very hard. No, but you have to obey. I'm talking about leaving the comfort zone, right? So what I did, no, I kept on practicing every day. No, I was practicing, kinukuna na ako ng anak ko ng video, no? And I was like, Lord, ito ba yung klase ng katawan na magbabasketball? Kasi in 2 minutes, I saw their timer, 15 minutes, okay, per game. 2 minutes lang to, kita niya nakalabas yung dila ko eh. Ano ko to gagawin? Ang hirap-hirap naman ito. Sabi ko, pwede bang iba na lang, Lord? Kasi hindi ako, effective na to, okay na. Pero, pinakita sa akin ng Lord, you don't get the same respect they give to Brother Noel. Because Brother Noel is part of them. They feel him, they know about him, alam niyo, nakaka-identify sila. If you wanna make disciples, huwag kang manood, play. Diba? I keep on telling kanina, get out of the stand, play. So this is part of the challenge of God. It's hard. Imagine nyo, para akong bola, dalawang bolang tumatalbog. Diba? Tapos, ang bagal-bagal ko. So sabi ko, ang hirap. Pero, well, I'm taking the challenge, Lord. This is for you. This is not about me. So I hope it encourages you that this ministry is not about you. This is about Jesus. Amen? This is not about us. This is about... Imagine mo, tatakbo yung tao na yan. Kabagal-bagal. Bibilis ng mga bata. Diba? What I mean is, Jesus sees this opportunity. Sabi niya, oh, huli kayo. Hindi niyo ako naiintindihan noong una. Because you cannot understand me if I tell you will be fishers of men. But if I saw you, yung prophet, then, huli kayo. Maintindihan nyo na ngayon the importance of making disciples. Jesus sees this opportunity to begin the work He had come to complete, making disciples. I tell you the truth, making disciples is costly. Mabigat, mahirap. Now, Jesus put disciple-making into a language this fisherman would understand. That's why the challenge of God is that you make the making disciples, no, understandable to these basketball players. Imagine nyo, meron tayong 60 players every Saturday. Pag umatin yan dito, plus their family, their wives and daughters, sons, children, kamag-anak incorporated, nakatayo na kayo niyan. Di ba? Standing room only tayo dito. You see, fishers of men are those who work to fulfill Christ's command to make disciples of all nations. As we end, Christians nowadays are confused about the definition of a disciple, which is a roadblock, syempre, to making disciples together. Kasi nga, nalilito tayo. Let's just be clear. Jesus said, follow me. When He says, follow me, follow Him, obey Him. And I will make you. It means that you will have changes in your life. A disciple is defined in Matthew 4:19 as one who follows Jesus, is being changed by Jesus, and is on a mission with Him kahit na masaktan ang katawan mo. Amen?
Sabi ni Billy Graham, salvation is free, but discipleship cost everything we have. Magastos po ang discipleship. Mahirap po ang discipleship. Mabigat ang discipleship. But it is all worth it. Nasaan na si Malaya? Si Malaya, remember Malaya? Malaya is the first ever kid, no, na nag-take home sa kanya is Erza. Alright? Kita niyo naman, dinamitan ni Erza, parehas pa sila ng outfit, di ba? Di ba? Andun si Erza sa bahay nila. Binibihisan niya, nililinisan niya, binabasahan niya ng Bible stories, di ba? Nagpe-pray sila together. Why are we doing this? Because we are forming the habit of discipleship in our kids' ministry. If they can do this to Malaya, my question is, who is your Malaya? Pag lalaki, malayo. Di ba? Who is your Malaya? God is calling you. No? Pray for your own Malaya. Make disciples. Hindi po dadami ang Kristiyano kapag ka hindi tayo nag-disciple. Amen? Are you purposely hooked? Sa umaga na to, I hope you say yes to God. Sa dalawang bagay, if you are here, if you wanna ask the Lord to be your personal Lord and Savior, probably you're watching sa Facebook or sa YouTube, you wanna be, you know, you want Him to be your personal Lord and Savior, just say yes. Obey Him. Jesus said, come, follow me, and I will make you fishers of men. If you are here, if you're watching naman sa social media, at ikaw, matagal ng Kristiyano, believer ka, God is calling you, come, follow me, and I will make you fishers of men. Ibig po sabihin, sumunod po tayo. Let's make disciples. Let's follow Jesus.